Malaking hamon ang kinakaharap ng mga siyentipiko sa buong mundo ngayon. Ito ang makahanap ng bakuna sa sakit ng COVID-19. Sa bawat oras kasi na walang panlaban dito, patuloy ang pag-akyat ng bilang ng mga namamatay. Si Pangulong Rodrigo Duterte nga, nangako ng pabuyang 50 million pesos para sa mga Pinoy na makakahanap ng lunas sa COVID-19. 50 million. Baka pag saligaya ko, another 50 million. Pero kung ibabase sa karanasan natin sa kasaysayan, hindi magiging madali ang laban na ito. Ito ang itsura ng virus na nagdudulot ng mumps o beke. Hindi tiyak kung paano unang kumalat ang virus na ito. Pero nagdulot ito ng malawakang impeksyon sa buong mundo. Taong 1967, naaprubahan ng bakuna laban sa virus. You have to credit this guy, si Maurice Hillman. Inabot ng 4 na taon ang paggawa nito mula pagkuha ng samples hanggang sa maaprubahan na ito at magkalisensya. Ito na ang pinakamabilis na naitalang paggawa ng bakuna sa kasaysayan. Kaya posible nga ba ang sinasabi ng ilang pharmaceutical companies na magiging available na ang bakuna laban sa COVID-19 sa loob lamang ng 18 months? Being optimistic, I think we will probably have some vaccine, a vaccine in 18 months from start. So probably sometime mid next year, so 14 months from now. That would be a very optimistic view. Siya si Dr. Linda Stewart. Siya ang direktor ng vaccine research ng Bill and Melinda Gates Foundation, ang pinakamalaking charity na tumutulong sa paghahanap ng bakuna laban sa COVID-19. Ayon sa kanya, may dalawang bagay na dapat isaalang-alang sa usapin ng vaccine development. Speed at volume. I think there are two problems that we face with vaccines for COVID-19. The first is, clearly we would all like a vaccine very quickly, and so there is a question of speed. But the second question is this question of volume. If we get a vaccine that's very fast, but we only can give it to 10 people, that's not going to help us. And if we get a vaccine that we can give to millions of people, but it takes us 10 years, that's also not the right solution. Kailangan balansehin kung gaano kabilis mabubuo ang isang bakuna at kung gaano karami ang magagawa nito. For the planet to return to normalcy, we need a vaccine. How long it will take us to get the first vaccine is very different from how long will it take us to get a vaccine that we can deploy to 7 billion people on the planet. Malaking hamon nga ito para sa mga eksperto. Mabuti na lamang, mas napapadali ang proseso dahil sa mas makabagong teknolohiya at unprecedented collaboration ng global scientific community. The global scientific community has been quite remarkably collaborative. There are probably about 80 or so, or between 80 and 100 labs that are beginning to work on this. We normally, to get to this point, would take us a couple of years. So the fact that we're here in a couple of months is, important thing to know. Maaga ring na-release ang genetic sequence ng SARS-CoV-2 o ng virus na nagdudulot ng COVID-19. I believe the virus was identified on the 8th of January and the sequence was released by China on the 10th. And that enabled everybody on the planet to have the information they needed to start making a vaccine. Mahalaga ito dahil dito makikita ang mga karakteristik ng virus. Ano ba ang behavior nito? Ano ba ang mga kahinaan? Ang mga impormasyong ito ay makatutulong para makagawa ng panlaban sa virus. Noon pa man, hindi na maikakaila ang kahalagahan ng bakuna bilang panlaban sa mga sakit. It's a form of protection. Isa siyang pamamaraan para protektahan mo yung sarili mo para hindi ka magkasakit. Siya naman si Professor Marilyn Parunga Balolong. Nagtuturo siya ng microbiology sa UP Manila. Nag-aaral din siya tungkol sa mga bakuna. Ayon sa kanya, sa pamamagitan ng bakuna, na ihahanda ang katawan natin laban sa mga foreign body na nais pumasok sa ating katawan at posibleng magdulot ng sakit. Parang ganito. Kunwari meron kang party, tapos namigay ka ng imbitasyon. Kung sino yung walang imbitasyon, makikita yun ng bouncer. Diba? O wala kang invitation, di ka pwede. So sa loob ng katawan natin, ganon. So kapag may pumasok na hindi sa'yo, tendency ng iyong immune system ay makilala siya na
teka, hindi ka sa amin, di ba? And then, gagawa ng paraan yung immune system natin para, you know, protektahan ka na baka sakaling may gawing masama sa iyo. Nakita ko na ba yan? Na-meet ko na ba yan? Parang gano'n. Ano nga bang ginawa ko nung na-meet ko siya? Parang gano'n. So, gano'n yung immune system natin. Ang paggawa ng bakuna ay hindi biro. Kaya naman masusing pag-aaral. At mahabang panahon ang kailangan para rito. Hindi siya gano'n na magawa tayo ng bakuna tapos pagising mo meron na. Hindi gano'n yun. Iba't ibang phases ang dinadaanan ng isang bakuna bago ito maaprobahan at magamit ng tao. Una na riyan, ang exploratory phase. Dito inaaral ang kalaban na virus upang malaman kung ano ang nararapat na strategiya para talunin ito. Kagaya ng ginagawa nila ngayon sa COVID, inaaral nila yung genome, di ba? Ano bang meron tong virus na to? Ang susunod sa exploration ay preclinical phase. Sa phase na ito, pinag-aaralan sa mga laboratorio kung epektibo nga ba ang candidate vaccine. Imimimik mo yung pagkikita nila sa loob ng katawan. And then, what will be the reaction of the cell? Magagawa ba siya ng molecules? Molecules na magsasabing, hoy, gumawa ka ng antibodies? O hindi? Kasi kung hindi, pangit yung candidate na yan. Next candidate. Kung malampasan ang preclinical phase, isasabak naman ang candidate vaccine sa clinical trials sa mga tao. Sa phase na ito, aalamin ang tatlong bagay: immunogenicity, efficacy, at ang pinaka-importante sa lahat, safety. Familiar ka sa allergy, di ba? Pag inaamoy mo yung alikabok, tapos medyo nabahing ka, nangati ka, ganyan, ibig sabihin, kinilala siya ng katawan mo bilang hindi sa'yo. That is an immunogenic candidate. Ibig sabihin, maganda yun, nare-recognize siya ng katawan mo na iba. Ang susunod na kailangan alamin ay kung effective ba ang candidate vaccine. Kung gagamitin ba ito, magpaproduce ba ng antibody ang ating katawan para matulungan tayong talunin ang virus? Hindi ka lang nag-produce ng antibodies, but the antibodies that you have produced help to clear the virus. Gumaling ka. Ang tawag doon, efficacy. Ang pinakamahalaga sa lahat na dapat siguruhin ay safety ng bakuna. Kahit pa epektibo ang isang candidate vaccine, hindi ito maaaring gamitin kung hindi ito ligtas. Back to square one. Dapat ulitin ang buong proseso. Ito yung tumatagal sa clinical trials. Phase 1 na sila ng clinical trial. Ilang pangit, back to square one. Kaya medyo matagal. Kung mayroon ka ng effective at safe na vaccine, ia-apply mo pa ito para sa regulatory approval gaya ng sa Food and Drug Administration o FDA. Sila ang magsasabi kung pwede na talagang gamitin sa mga tao ang inyong bakuna. Mahaba at masalimuot talaga ang proseso. Sa ngayon, nag-iisip na ng iba't ibang paraan upang mas mapabilis pa ang mga prosesong ito. The first trial, I think, safety trial started in March or April. So that's 2 or 3 months rather than a year. So we're starting them for really fast, and then we are also doing looking to do what we call at-risk manufacturing scale-up. So we know that once a vaccine works, we normally then have to build the factory that makes the vaccine. And so what we are doing is we're really trying to identify the ones that we think have promise and start building the manufacturing capacity early, so that if they work, we're not waiting a long period of time before the vaccine is actually deliverable in the millions of doses. Malaking pera din ang kinakailangan para lang gumawa ng bakuna. Sa isang pag-aaral nga na nailathala sa American Journal of Public Health, nasa pagitan ng $200 million hanggang $500 million ang gastos sa paggawa ng isang bakuna. Kaya naman kadalasan, malalaking pharmaceutical companies lamang ang may kakayanan na mag-develop ng mga ito. Habang ang mga independent scientist nakadepende lamang sa suporta ng mga private institution at gobyerno. Bring the money sa research, hindi sa reward. And instead of like telling us that I'll give you a reward after this, no, I will give you something to start with. I think that would be a better quotation kaysa pagkatapos ng lahat, bibigyan kita ng gano'n. Hindi eh. Ano yan? Reimbursement. Science is not like that. No? Science is funded from the basic to the applied. Sa pamamagitan ng paglalaan ng pera at suporta sa science at research,
maraming problema sa bansa ang matutugunan. Kitang-kita yan ngayong panahon ng pandemic. Kung sakaling dumating nga ang panahon na makabuo ng bakuna laban sa COVID-19, malaking usapin din ang access sa bakunang ito. Dapat masiguro na maging ang mga mahihira ay makatatanggap ng bakuna. Kunwari may allotment yung Pilipinas. Will it be shouldered by, say, PhilHealth? No? Kasi not everyone can afford a vaccine. E sa totoo lang, wala namang pinipili ang virus kung sino ang tatamaan. Kaya dapat lahat ay maprotektahan. Ako po si Pia Arcangel para sa GMA News.